Welcome back again to Mariana's channel. And yan, nakita niya naman sa title natin kung ano yung gagawin natin sa ating vlog ngayon. So ngayon guys, is gagawa tayo ng mango bango, yung tawag sa kanya. Pero ano to eh, mango sago with the cream. Tapos lalagyan lang natin siya ng another twist. Lalagyan natin siya ng kaong. Kasi favorite ko talaga guys yung kaong. Ito yung kaong na gagamitin ko. Yung matamis na kaong to guys, kaya sinala ko siya. Ayan. Sinala ko siya. And then, syempre guys, maglalagay tayo. Syempre, masarap ang cheese sa ating mga dessert or sa ating mga salad na ginagawa. Cheese. Dinice ko na siya kanina, guys. And then, itong ating sago. Ang daming sago. Itong sago, guys, is niluto ko lang to kanina. Ito, ayan siya, kung paano ko siya niluluto. Mas gusto ko kasi yung ako yung nagluluto, guys, para alam ko yung texture niya kung gaano kalambot or ganyan. Lalo na kapag inilalagay ko siya sa dessert, mas maganda yung ako yung magluluto. So, ayan guys, ito yung ating mangga. Dinice ko na rin siya kanina guys para mabilis lang tayo. And then, gagamit tayo ng Nestle cream at saka ito guys, isa natin gagamitin. Tatry ko. First time ko guys, tatry yung ating Jersey na mango flavor. Natry ko na yung ube na ito. Itatry ko pa yung pandan flavor niya, and then itatry ko din yung kanyang chocolate flavor. Tatry ko yan sa mga next vlog ko kasi first time ko itong itatry. Kasi diba, pag gumagawa tayo ng ganito, dapat meron tayong mango puree yung biniblender, yung ganyan. So ngayon, hindi tayo magbiblender. Itry natin tong condensed ng Jersey kasi mango flavor na rin siya. First time ko talaga to guys, itatry ngayon dito sa ating dessert. So ayan guys, simulan na natin yung ating dessert kasi matagal na rin ako guys na nagki-crave dito sa ganitong dessert kasi nga, dapat last month ko pa to siya ginawa, kaya lang napaka-busy, hindi ko siya magawa-gawa. So ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time dito para dito. So ngayon guys, simulan na natin i-mix yung ating mga ingredients. So ngayon, i-open lang muna natin to. So ayan guys, nabuksan na natin yung ating cream at yung ating mango na condensed. Lasing mango nga talaga siya guys, masarap siya. So titignan natin kung kumusta naman siya dito sa ating gagawing mango dessert. Ayan, sa ating mango. So ngayon guys, ilagay na natin itong ating sago. Ayan, itong ating sago, ilagay na natin. Ang dami. Ang mahalaga guys, palamigin nyo muna yung inyong sago bago nyo siya ilagay sa ganito kasi malamig nga, di ba? Ayan. So nilagay na natin yung ating sago, ilagay na rin natin itong ating kaong, my favorite kaong. Ayan. Salain nyo guys kasi yung syrup niya is matamis din yan. Pero salain nyo na lang. And then itong ating cheese, ilagay na rin natin. Tagal akong nagkikrave dito talaga guys. Gustong gusto ko talaga itong ganitong dessert. And then ilagay na natin yung ating cream. Ito yung gagamitin kong cream ngayon. Ayan. 1:1 lang guys. 1:1. And then ilagay na natin ng ating Jersey mango flavor. Ayan, Jersey. Try na natin. Yellow. Simutin natin. Ayan. And then, nahaluin na natin ko guys. And then, nahaluin na lang natin siya. Masarap to guys kapag ire-ref muna natin. Siguro mga isang oras, ganyan. Mas masarap siya pag mas malamig. So, magbumukbang tayo neto mamaya. Hindi joke lang. Pero, ganda-ganda ng kulay niya guys. Yellow.
Hahaluin lang natin siya guys ng maigi, lalo na yung sago kasi 'di ba nagbubuo-buo yung sago natin. So kailangan natin siyang haluin ng maigi. Ayan. Piling ko guys, sakto lang yung cream na nilagay natin, isang cream at isang jersey na condense. Haluin lang natin to ng maigi, then okay na ang ating dessert. Pwede nyo to guys gawin kapag may birthday or family gathering, yan, pwede nyo siyang gawin. Or kung gusto nyo, kung nagkikrave lang kayo sa matamis ng mangga, ganyan, pwede nyo siyang gawin. So guys, ito na yung ating mango bango with a twist, with a special twist kasi nga nilagyan natin siya ng kaong at ng cheese. So, ire-wrap muna natin to guys, then mamaya natin siya titikman. So ayan siya guys. A few moments later. Hi guys! Ayan, nandito na tayo guys sa ating tikiman portion. Ito talaga yung pinakaantay ko guys. Actually, gabi na ngayon dito sa amin, medyo madilim na. So, kanina, ginawa natin ito ng hapon. Then, ichinil ko siya ng siguro mga ilang oras din, guys. Mga naka-apat na oras din siya sa ref. Kasi yun talaga yung gusto ko, yung malamig siya. Pero hindi naman siya frozen na ano, dapat yung malamig lang siya. So, ngayon, guys, titikman na natin kung kumusta naman yung ating ginawang mango sago with a special twist na nga na nilagyan natin siya ng kaong ng meron ding cheese. So, at ang ginamit natin, guys, is yung ating jersey na mango flavor. So, ngayon, guys, tikman na natin kung kumusta naman yung lasa niya. Kanina talaga, guys, hindi ko talaga siya tinikman. So, ayan siya, guys. Ikita nyo ba? Ayan. Ang dami niyang sago, ang dami niyang lahok. Ayan. Hindi ka magsasawa talaga sa kanya. Haluin muna natin. Excited talaga ako, guys, tikman to. Hindi pa ako kumakain. Kasi sabi ko, kakain ako nito. Baka mabusog ako, hindi na ako makapag-dessert. Pero, ayan, tingnan nyo guys. Ang difference niya talaga guys, kapag nilalagay nyo talaga siya sa ref, kapag pinapalamig nyo siya, is nagiging creamy siya. Nagiging sobrang creamy niya. Ayan, tingnan nyo guys, napaka-creamy niya, di ba? Nagiging sobrang creamy niya, kahit isang cream lang yung inilagay natin sa kanya kanina. Feeling ko, tamang-tama lang talaga yun guys. So, ayan. Titikman na natin guys yung ating ginawang dessert. Excited! So ayan guys, meron tayong kutsara dito. Gusto ko yung kaong. Ayan, hanapin natin yung kaong. Yung kaong guys na binili ko guys is yung matamis na yun na kaong kaya masarap. Meron kasing ibang kaong guys na hindi siya matamis, diba? Tapos yung sabaw niya is ano, hindi malapot. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo ba? Napakaliwanag kasi. Ayan. Tikman muna natin yung mangga. Ayan, yung mula nahulog. Ayan. Yung mangga, ayan. Tamang-tama lang guys yung tamis niya. Tamang-tama lang yung pagka-creamy niya. Tamang-tama lang yung sukat na ginawa natin kanina. Tikman natin guys yung kaong. Ito kasi yung kaong yung pinaka-favorite ko. Ayan. Yung iba nata, pwede kayong maglagay ng nata. Ako kasi kaong yung nilagay ko kasi favorite ko yung kaong. Lagyan natin ng cheese. Ang sarap ng cheese sa salad eh, no? Sarap. Ang sarap niya. Ang sarap niya, guys. Koko tayo, ang sarap. Ang sarap ng dessert. Sana hindi ko ito maubos. Ang dami yun yung maubos. Grabe, ang takaw ko. Hindi maasim. Importante din guys yung mangga na ilalagay nyo is yung hindi maasim. Para talaga nagko-complement siya dun sa
sa cream na ilalagay nyo at sa tamis. Yung condensed guys na dinilagay natin na mango flavor, nakatulong talaga siya. Kasi kung hindi condensed milk na mango flavor yung gagawin natin, maglalagay ako doon ng, alam yung dinudurog ko pa yung mangga. Ngayon hindi ko din ako nagdurog. Kasi meron na noon. So in-experiment ko siya, pwede naman pala. Ang sarap. Tama-tama lang yung cream niya. At saka yung sago guys, mas maganda ho ikaw yung magluluto. Kasi feeling ko, pag yung sa palengke ka bumili, yung luto ng sago, sobrang lambot niya na. Unlike kung ikaw yung magluluto, maaano mo yung texture na gusto mo, yung hindi siya masyadong lutong-luto. Yung tipong parang may makakagat-kagat ka pa. Masarap. Sarap niya. Baka tayo. Sakto talaga guys, hindi ako kumain kanina. Kasi nga sabi ko, kakain ako neto. Baka mabusog ako. Konti lang yung makain ko. Kasi favorite ko talaga to guys. Isa to sa mga favorite na dessert ko na ginagawa. Hap. Hap ng kaong. Cheese with mango. Hap. Kayo ba guys, paano kayo gumawa ng mango sago? Comment down below guys kung paano kayo gumawa. Kasi ako ganito ako gumawa. Ano yung favorite nyong dessert? Ayan. Comment down below guys. Try natin gawin. Titikman ko rin kung ano yung favorite nyong dessert. Patikim nyo rin sa akin guys. Comment down below guys kung ano yung favorite nyong dessert. Yun yung i-dessert natin. Next time. Next in my vlog. Ang sarap niya guys. Hindi siya nakakaumay. Nakakabusog lang. So ayun guys. Hindi ko ito mauubos lahat. Nakikita nyo naman ang dami-dami. At ang dami na rin natin nakain. And maraming salamat guys sa pagsama sa atin sa vlog na to. And comment down below guys kung meron kayong mga dessert pa na alam na pwede nyo namang i-share. And then, try ko rin na gawin dito sa channel natin. Titingnan ko kung ano yung pwedeng twist na magawa natin sa kanya. So, comment down below guys kung meron kayong gusto i-share sa akin ng mga dessert. And for this vlog guys, tatapusin na natin to guys kasi busog na ako. And try natin din mamigay sa ating mga relatives dito sa bahay. So, ayun guys, dito ko na tatapusin yung vlog na to. And maraming salamat sa pagsama sa atin sa ating pagkain ng dessert na to. And guys, please subscribe and click the notification bell down below para maging updated ka para sa ating mga upcoming vlog. And thank you for always supporting me guys sa mga nagsosupport sa Casey Simply Bake at saka sa Mariana Channel sa FB page. Maraming salamat guys. And once again, this is Mariana Channel na nagsasabing God bless and always be safe. Bye mga kayanis! Bye! See you in my next vlog!